Good morning po sa lahat, kapwa ko, ka-OFW. Ang video ito ay aki pong ibabahagi sa inyo kung paano ito na nagawa at magkano ang aking nagastos sa pagparenovate sa lumang-lumang bahay. Nakita nyo naman po kung gaano siya kaluma at nakatiwangwang lang din na matagal na panahon. Ako ay habang nasa abroad, iniisip ko talaga kung paano ito mapakinabangan. At nag-ipon din, talagang mahirap talaga ang buhay OFW. Pero kahit ganun pa man, iniisip ko na may mga dreams din ako na kailangan ko siyang tuparin. So, sa awa at habag ng Panginoon, natapos din, nagawa din. Mahirap man, pero kailangan talaga. Ito na ngayon, ang medyo malapit na siyang matapos. Ito na, at nagpalagay ako ng bali sa kabuuan. So medyo dito sa malaking area ay isang malaking bintana na yan sa salamin. So ito na, naglilinis na ako. Hindi na ako kumuha ng ibang tao para mag-suhol, mag-swildo. Ako na lang mismo ang naglilinis. Kuskos sa abroad, kuskos din sa Pilipinas. Pero no choice, kailangan din. Kasi mahirap na din pag kumuha ka ng iba pang gagawa. So, total wala naman akong ginagawa. So, ako na lang ang naglilinis mismo. So, hindi ko din naman habang nililinis ko siya. Okay. So, ito din. So, ito na. Nagpakapakain kami nung natapos na siya. So, ito. Binilan na namin siya ng kuha ng bed. Pero wala pa nga talaga siyang foam. Foam na lang ang kulang nito. Okay, bali dalawang bed lang yung binili namin kasi wala na siyang space. At saka kung lagyan ko pa siya ng isa pang bed, bali kung tatlohin ko siya, wala na siyang space, mahirap pa na. So bali ang nagastos ko lahat dito sa pagpaparenovate, umabot din kami ng mahigit 200 kasi napakamahal ang labor doon, ka talaga maano sa labor kasi sobrang mahal ng labor. Hindi naman ganun kamahalan ang mga materyales. Sa labor ka talaga titirahin dahil napakamahal ang labor. So, ito na yung maliit namin na bed dito sa isang maliit na room. Bali, nasa taas kami. Ito yun. Meron din siyang dalawang bintana, isang malaki at saka isang maliit. Yan, nilagyan na namin ito ng mga damit. Ito, yun. Pasensya na po, nagkalat pang ang higaan namin. Yan, marami pa siyang abubot. Galing pa ito ng Macau. Yan, mga abubot namin. So, ito, meron din kaming hagdanan. Yun, dandahan lang. Tinupi-tupi din itong hagdanan na ito para magkasya kami sa pinto. Makalabas kami ng pinto. Yan, mga abubot. Wala nang paglagyan. So ngayon itutupi natin itong ating hagdanan para makalabas ako sa pinto. Kasi kung hindi ko to itutupi, mahirapan. Yan, tupi-tupi portion lang muna sa ngayon. Kasi mahirap na masisira ang ating pinto. Ayan, dyan ko lang siya ilalak. At pagka nalak na yan siya, okay na yan. So matibay naman ang pagkagawa din. Ayan, ilalak lang natin. Yan, mabuksan ko na mamaya yung aking pinto. Pinto dito sa maliit na door. So, ito ang hideout namin. Yan. So, itong pinaka main door niya. Close lang natin yung ilaw. Yan. Yun na yung sa kabila naman. Yun na yung doon. Kung saan yung mga borders. So, dito. So, ngayon wala pa kaming borders. So, kami muna ang magluluto dito. Kami muna ang titira pansamantala kasi wala pa ngayong mga estudyante. Usually kasi estudyante ang mga nandirito. So, eksakto din naman na nakabakasyon sila sa ngayon. So, na-enjoy muna namin ang bahay na ito. Kapi-kapi muna. So, maraming salamat talaga sa Panginoon dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi rin ito magagawa ang dreams na ito. So, kahit pa paano, meron na di kaming income. Kahit hindi kami nababalik sa abroad. Praise God. So, to God be all the glory and honor. Sa Kanya lahat ng papuri, mga kaibigan. Sana nag-enjoy kayo at nag-inspire kayo.